Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa sa mga nakalipas na araw, isa ang lalawigan ng Bulacan sa mga nakaranas ng malawakang pagbaha. Pagpasok pa lang ng Bulacan, kabi-kabilang bahana ang nadaanan ng UrTV News. Kung hindi bangka, mga matataas na tricycle ang nagsisilbing transportasyon ngayon ng mga residente dito o kaya naman ang iba na pipilitang lumusong na lang sa baha. Sa Santa Monica, Hagone, Bulacan, 6 na araw na raw silang lubog sa baha. Dulot yan ng bagyong Egay na mas pinalakas pa ng southwest monsoon o habagat at dinagdagan pa ng high tide sa kanilang lugar. Ayon sa may bahay ni Kapitan Leopoldo Medina na si Titan Medina, malaki ang pinsalang na idudulot ng pagbaha sa kanilang lugar lalo na raw sa kanilang mga residente na halos hindi na nakakapaghanap buhay. Isa raw kasi sa pangunahing pinagkakakitaan sa Santa Monica ang pamamasada ng mga tricycle, pangingisda, pagsasaka at iba pa. Hindi rin daw nila inaasahan ang mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Talagang lubog na lubog ang buong Santa Monica. Ang mga residente natin ay kailangan talaga yung tulong para sa ano dahil maraming hindi nakakapagtrabaho. Lalo't mga construction worker, tricycle driver, talagang wala silang means na ano. Pero nitong ano, nung dumating yung bagyo, kasama yung high tide, kasama yung habagat, talagang biglang parang ang flash flood yung nangyari nung isang araw na sandaling-sandali lang, napakalalim kagad ng tubig. Kaya ang mga tao ay nabigla din dahil hindi nila inaasahan na ganong kalaki yung magiging tubig. Samantala, karamihan sa mga residente dito sa Santa Monica, Hagone, Bulacan, patuloy na nananawagan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na mabigyan sila ng tulong. Sa halos 1 linggo daw kasi nilang lubog na sa baha, hanggang ngayon hindi pa rin sila nakatatanggap ng tulong. Kami po talaga, ako particularly po na taga Santa Monica, ay humaapela, humihingi ng tulong sa national man o sa local government na mabigyan kami ng mga pantawid gutom po sa mga tao po na to kasi hindi po natin alam hanggang kailan po yung baha po na to. Ako po yung nananawagan sa ating governor, vice governor, sa mga senators, national, na sana po magkaroon ng pangmatagalang solusyon na po to. Pangahawakan ko po yun. Ayan po, saksi ang mga puro ko. Wala pa tayong natatanggap na financial. Ay, wala pa tayong relief po. Tama po ba? Wala pa po. Nais ko lang pong manawagan dito po sa aming barangay na Santa Monica na kaunting tulong po para sa amin. At bukas po ang aming barangay para po hintayin po ang tulong na bibigay ninyo. Kaya kami ay nananawagan sa mga organisasyon, sa iba't ibang LGU na may kakayanan na tumulong sapagkat almost 1 week na po na hindi kumikita yung mga common na tao dito, yung mga tricycle drivers, mga mangingisda. Kaya po sana sa mga tao na may kakayanan ay kumakato kami sa inyong mga puso na kami ay tulungan sa kasalukuyang sitwasyon namin. Kami pinananawagan sa may mabuting kalooban na kami po ay pagkalooban na kahit na konting pagkain po, kaya dahil kami po ay sa linggo na pong binabaha dito sa amin sa bayan ng Hagonoy. At sana po matugunan nyo kami kahit sa kaunting tulong man lamang po, amin pong pasasalamatan ng buong puso. Samantala, sa ngayon daw habang hindi pa humuhupa ang baha sa Santa Monica, Hagonoy, Bulacan, pansamantala munang nanunuluyan ng ilan nilang mga residente sa kanilang evacuation center ayon yan sa may bahay ni Kapitan Medina. Ang iba naman daw na ayaw mamalagi muna sa evacuation center, nakikisilong muna sa kanilang mga kapitbahay upang mabantayan ang kanilang mga ari-arian. Yung iba, may mga nagbagandang loob naman ng mga katabing bahay na nagpatira doon sa kanila, yung may mga second floor. Pero kami, naghanap din kami ng mga evacuees na pwede in-offer naman ang eskwelahan na pwedeng mag-evacuation center. Siguro ayaw din nila iwanan yung kanilang mga kabuhayan o ano. Kaya ayun, yung mga taga-ibang, yung taga-bukid, yun yung kailangan talaga din ang tulong.
Bagamat lubog sa baha, bakas pa rin sa kanila ang mga ngiti at ugaling Pinoy na kahit may pinagdaraan ng sakuna ay pinipili pa rin maging positibo sa buhay. Mula dito sa Hagonoy, Bulacan, para sa YourTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.